So, hello guys. Welcome dito sa aking YouTube channel, Manitons TV. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay editing video using KineMaster app sa Android phone. So, dito sa KineMaster is may mga bagong features na updated na app. Lalo na kung updated yung KineMaster nyo. So, buksan natin tong KineMaster natin. So, yung is kailangan yung ginagamit natin pang shoot sa mga videos ay mataas ang frame rate para smooth sa pag-i-edit at pinapanood. So, guys, panahon ngayon, maraming gustong gumawa ng video, vlog, movies, animation, movies na kung saan pwede pa natin gawin sa YouTube. So, kung nag-i-start ka pa lang sa vlogging or other businesses purposes sa YouTube at wala kang PC or personal computer ang edit ng videos, huwag mag-alala guys, dahil sa modernong technology ngayon, kaya na iPhone at Android phone ay kaya-kaya na kung anong pwedeng gawin sa PC. Pero di ko nasabing lahat ng features sa pag-i-edit sa PC ay meron dito sa app na to or nandito sa cellphone, sa phone natin. So sa pag-i-edit guys, ang gamit ko ngayon ay ang editing app na KineMaster. By the way guys, this is not sponsored by this app. Obvious naman sa taas ng screen natin yung watermark ay yung KineMaster. Pero huwag maglala guys, kung gusto nyo mas professional yung mga videos nyo, is pwede naman po kayong mag-subscribe sa premium nila or yung Pro KineMaster. Pero pag-uusapan natin na mamaya. So ang advantage naman nito sa Android guys is on the spot, anytime, anywhere mo pwedeng ma-edit yung videos mo. Di gaya ng sa PC is hassle siya at mabigat at masyadong malaki dalhin. Ang cons naman ay yun nga, kaya ang sabi ko kanina is limited lang yung features na pwede nating magamit. So yun naman sa Pro KineMaster or yung premium subscription nila, marami din mga features doon na wala dito sa default features ng KineMaster. So, pero okay, mag-aala guys. Pwede na rin tong default features kahit di ka nakasubscribe sa premium nila. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang or baguhan ka pa lang sa pag-vlog, sa videos, video editing. Tulad ko guys, baguhan pa lang sa YouTube. So, yung mga basic cuts lang ang pwede nating magamit dito sa KineMaster. So, proceed na tayo. Sa una dyan guys, ay may magpapakita na ganito. Kung bagong install nyo pa lang, or bagong bukas nyo pa lang to, or bagong gamit, ganyan na yung magpapakita. Wala kasi akong internet guys, so kung may internet kayo, magpapakita dyan yung mga kung paano nyo kayo mag-avail ng premium subscription or yung Pro KineMaster. So, back muna natin yan. I'll explain it later. So, back. So, dito sa pinaka home screen niya is magkita natin yung pang TikTok. Dito naman sa kanan ay yung YouTube icon. And dito naman sa gitna, yung pinakamalaking bilog guys is yung plus. Kita natin yung plus sign na yan. So, kita natin yan. So, click lang natin tong plus sign sa gitna. Then, makikita natin dyan is yung 16x9, 9x16, and 1x1. Yan po yung aspect ratio. Kung gusto nyo po yung pang YouTube guys, and ito po yung
ipindutin natin yung 16x9. So yan, pagka-click natin ng 16x9, makikita na po natin dito is yung background, favorites, cloud storage. So dito muna tayo sa background. Click natin yung background na yan. Makikita natin dito yung mga background na gusto natin. Ito na po yung sinasabi ko kaninang free defaults niya. Kahit di kayo nakasubscribe sa premium niya, may magaganda pa rin tayong free backgrounds. So mamaya ko na yan, mamaya na natin to pag-uusapan. Back muna natin. Then back lang natin yung, click lang natin yung back. Then hanapin na po natin yung videos na gusto natin i-edit. So yan, ito po yung gusto kong i-edit. Mobile Legends siya. Click lang po natin siya. Yon. So makikita na po natin dito sa baba yung videos na gusto natin i-edit. Swipe lang natin siya sa left kung gusto nyong pumunta sa pinakaunahan. Kung masyado siya mahaba, guys, two fingers, zoom out. Parang lang sa picture yan, guys. I-zoom out lang natin and zoom in kung gusto nyong mas klaro yung nakikita nyo. And then zoom out kung gusto nyong mapadali yung pag-navigate sa left and right. Pag-navigate sa pinakaunahan at pinakadulo. So, yan. So, no hassle tayo dyan. But, huwag kayong mag-alala, guys. Walang nagbago dyan sa videos natin. Wala pang na-edit dyan. Napadali lang yung pag-navigate natin. Kung saan yung gusto nating hanapin na scene dun sa may clip or videos. So, zoom in lang natin yan. Kung yung gusto nyong pan. And then, zoom out lang. Kung gusto nyong pumunta sa dulo or sa pinakauna. So, dito, guys. Kung gusto nyong may itagdag na videos or clip or images, so katulad nito, guys, yung katabi niya, click lang din natin yan. Then yun, boom, pakita na po. I-zoom in lang po natin para mas malaki yung icon na nakikita natin. Then check lang natin. Yun. So dito na tayo, guys. So punta muna tayo sa pinakauna. Dun tayo sa pinakauna para mas maganda yung explanation. So dito, guys, makikita natin sa bandang right side ng screen or left corner. Right side kung nakaharap kayo sa screen. So makikita natin dito may apat na media, may layer, meron tayong record, meron tayong audio. Then dito muna tayo sa layer. So dito sa layer, guys, sa loob ng layer, makikita natin yung media, yung back muna natin to, guys. Check lang natin. Kikita natin yung effects, kita natin yung sticker, text, and handwriting. So itong layer, guys, yung ibig sabihin niyan yung layer na gusto nyong ipatong dun mismo sa scene o clip na nasa videos. Tulad nito, guys, example na gusto nyo siyang lagyan ng video effects. So hanap tayo dito ng may green screen. So ito, gusto kong ilagay dito is ito, may TV. Example lang to, guys, ah. Hindi naman kailangan TV, ilagay nyo. So so guys, pakita dito is encoding warning. So hindi naman siya masyadong big deal, guys, kasi green screen effect naman siya. So kaso nga lang, may pwedeng magkaroon ng problema pag ini-edit nyo na siya. So masahin nyo na lang, guys, yung problem. So para sa akin, guys, is click ko lang okay. So click nyo lang okay. Average RDR, mataas lang naman yung IDR nya. And para sa akin, guys, based on my experience, click ko lang okay. Then yun, magpakita na. So kita nyo dito, guys, meron pa yung green screen background niya. So kinagandahan dito sa KineMaster, guys, is meron na siyang chroma key. So hanapin nyo lang dito siya sa baba, scroll down nyo lang, and then kikita natin yung green screen, yung chroma key. Then click lang natin chroma key, and then click lang natin yung enable. So yan, kita nyo, guys, wala na yung green screen niya. So click lang natin yan. Then, by the way, guys, adjust lang natin yan. Kung titimplahin nyo lang kung pinaka magandang mas epektibo yung effect.
So, check din natin kung green is green yung kulay na lumabas dito sa bilog, guys. Kasi minsan, papakita dyan is kulay blue and other colors, guys. So, pag blue po yung nagpakita, example po ganito, eh, hindi po nawala yung green screen pic niya. So, kailangan po naka yung kakulay niya mismo. Kasi meron po tayong medyo dark green dito and dark green. So, mas maganda pa yung mismong kakulay niya. So, ito yung kakulay niya. Yan po, nawala po yung screen niya. So, yan, templahin nyo lang. Then, click nyo lang po yung okay. So, kung gusto nyo pong i-adjust yung size nung video effect niya, click nyo lang po yung mismong video effect. So, ganyan. Or, kung nagdududa po kayo sa i-click nyo, click nyo lang po yung nandito sa baba. Itong baba po mismo. Itong baba. Then, click nyo po yung kulay green na yan. So, dyan po yung, adjust na po natin yung size niya. Ito po yung adjust ng size kung gusto nyo mas malaki, maliit, or sakto lang sa yung mismong image. And dito pala yung sa taas yung rotation niya. Yung kung gusto nyo i-rotate, na pabaliktad, or sideways, ganun po. Then, kayo na pong bahala dyan. Then, click nyo lang anywhere. Kita ng screen dyan. Pwede nyo i-click. So, yan na po yung example natin ng media na may green screen. So, hindi naman po kailangan po talaga na green screen yung kailangan nyo ilagay dyan. Pwede rin po tayo maglagay ng media, ng pictures. Pwede po tayo maglagay ng pictures tulad nitong itong meme na to. Itong meme na po na ito. Click lang po natin yan. Then, boom. Meron na siya. Nasa screen na po siya. Then, click lang natin anywhere sa screen dito. Mas okay po yung check dito sa taas. Yan. Then, yan na po yung example sa media. So, doon naman tayo sa effects. Ito po yung basic effects niya. Then, dito po sa story, yung kung gusto nyo po yung mas maraming effects, then click nyo lang po yun basta may internet po kayo. So, click natin basic effects niya, then pili lang po kayo dyan. So, yan, kung gusto nyo i-blur, gusto nyo pong mas blur po yung videos natin. So, click nyo lang dyan, okay. So, adjust lang po natin konti yung gusto natin i-blur. So, yung may effect po, gusto natin lagyan ng effect. Effects po. Then, click OK. So, next is sticker. Yan po yung mga classic stickers. Then, again, click nyo lang po yung get more kung gusto nyo mas maraming stickers. So, ito po yung default nya. Yung mga, then, pili lang po tayo dyan kung anong gusto natin ilagay. So, ang gusto kong ilagay is smiley face. Ito na lang, smiley face. Yan, don't worry guys, pwede natin din adjust yan. Click lang tong check. So, pwede natin siyang i-adjust kung saan gusto nyo ilagay. So, yan. And then, check. Then, punta naman tayo sa text. Sulat nyo lang po kung ano natin. Example, yung gusto nyo pong ilagay or isulat dun sa videos. Lagay na lang natin itong one tone stick. Okay. Then, dito po sa right side is yung kulay niya. Palitan lang natin ng black para mas visible. Then, adjust na lang natin siya. Yeah. Manitoons TV. Pero, adjust natin ng medyo mas visible. So, ito. Hindi pa rin. So, lagay na lang natin itong dark blue. So, hanapin na lang natin kung saan siya mas visible. Then, okay. Then, next is yung handwriting. Dito po sa handwriting, guys, is yung parang sa nakikita po natin sa school yung presentations. So, click natin to. Yan po yung mga shapes na gusto nyong isulat. Tulad po nito. Yan. Straight line. And then, ito naman yung arrows. Then, ito naman yung gusto nyong yung may dalawang arrows sa dulo. Then, ito naman yung parang pinta siya, guys. Yung brush. Then, dito naman is yung normal.
na kung saan pwede rin siyang papuntahin kahit saan. So, ito naman guys, yung X, yung cross. Then, ito naman yung box. Box na may default na kulay. Then, circle. Then, ito naman yung, okay, lipat na tayo dun sa may walang pan. Yeah. So, balik tayo dun sa may handwriting. Then, dito sa shapes niya, click natin yung shape na yan. Rectangle, hand square, kahit ano po. Then, yan yung walang kulay sa loob. Then, ito naman po yung circle na walang kulay din po sa loob. So, kung gusto na natin, erase yan. Click mo lang po itong erase. Then, erase. Then, kung gusto mong mabura lahat yung circle and yung square, click na lang po ito. Ito. So, sa kulay naman po nung itong circle. Yung kulay po nung circle, nandito po yung default niya. So, white. Gawin natin siyang black. Okay. Then, dito naman po yung size po niya. Size ng circle. Tulad po niyan. Lagay naman natin sa pinakamaliit. So, yan po. Yan po yung sa handwriting. Ito lang po yung check. So, dito naman po tayo sa my voice record. Oops. Dito naman po tayo sa yung voice record naman dyan. Kung gusto nyo pong i-dub yung clips or videos na ine-edit nyo, o voice record po, click nyo lang po yung start. And pack lang natin yan. Dito naman sa audio, ito na po yung ilalinsight po nating music background. Mapa-intro man yan o dun sa mismong topic ng videos nyo, hanap lang po kayo dyan. Example, lagay natin is music background. Itong ito na lang. Example lang naman. Tulad yan guys. Then, click nyo lang tong plus icon na naman. Dito naman sa tabi nya, yung pause and play. Ito naman yung plus sign. Then, nandito na po yung music background na gusto nyo ilagay. So, click nyo lang po yung check. So, yan. Pag pinay nyo na po yan, mapapakinggan nyo na rin po yung kasama yung music background. So, back lang natin guys. Pause muna natin. So, by the way guys, ito nga pala yung pause and play. So, ito naman yung nasabi ko kaninang store. Kung para dun sa more features na gusto nyo. Kung naka-premium subscription kayo. So, back muna tayo. Then, dito naman sa gitna guys, tong pula na to, is yung camera and cam recorder. Ito naman guys, is pwede nyo itong magamit kung nagla-live kayo, live stream, ganun po. And kung gusto, kung may gusto rin kayong ihabol dun sa videos na ini-edit nyo. For example is, wala lang tayo ng picture. Click lang po natin dyan. Then, kita na po yan. Pasensya na kayo guys, medyo low quality kasi itong cellphone na gamit ko. Then, itong isang cellphone, yung isang cellphone ko kasi yung ginagamit ko pang gaming. Then, ito pang edit lang. So, yan na po. Pwede na po kayong kumuha ng pictures. So, back lang natin. So, yun. Pagkatapos yung makakuha ng picture, then lilitaw siya dyan sa kahit anong patch pa yan. Kuha na rin tayo ng example. Okay. Para itong mic na to. Then, click check ko lang. So, yun. Nakasama na siya sa videos na ini-edit po natin. So, ayan na po siya. So, next is yung dito po sa bandang kaliwa naman po makikita natin is yung back icon. Pag clinic nyo po yan, babalik po kayo sa pinaka home screen. So, kung gusto nyo pong bumalik dun sa ini-edit nyo kanina o yung gusto nyo pong i-edit, hanapin nyo lang po dito sa mga videos dito. May pwede nyo rin pong lagyan ng title po yan. So, lagyan natin ng title. Hali, lagay natin example. So, click nyo ok. Then, kung gusto nyo pong pagpatuloy yung pag-edit, click nyo lang din po tong icon na to. So, yun guys, bumalik na tayo dun sa ini-edit natin kanina. So, dito naman is yung itong icon naman is yung kunwari, may gusto kayo, may nag gusto kayong, may nawala kayong
videos. So, kunwari may na-delete kayong clips or videos, click nyo lang po itong icon na to para bumalik siya. Then, kung gusto nyo namang mawala ulit siya, then, click nyo lang din pong itong counterclockwise niya. Then, itong counterclockwise and clockwise. So, ito namang pang-apat dito na icon is yung screenshot. So, itong screenshot naman is parang sa cellphone nyo rin may screenshot. So, may choices po tayo dyan, capture and save. Magka-capture and save lang siya, pero doon lang po sa storage natin. Hindi po siya lilitaw dito sa ini-edit natin. Then, pangalawa is capture and add as clip. Yun. And then, ito po, meaning po nyan is, so, madadagdag po siya dun sa video na ini-edit natin. So, dito naman sa pangatlo, capture and add as a layer. So, itong pangatlo is, magka-capture siya, mag-screenshot siya, pero magiging layer na lang siya. Papatong na lang siya dun mismo sa video na ini-edit natin. So, example natin, capture and add as a clip. So, screenshot siya, then yun. Meron na po siya dito. Pumunta na po siya dito. So, ito naman pong pang-anim na icon is, yan po, mas malawak po yung mga layer na nailagay natin, and then yung mga makikita po natin yung mga music background na nailagay natin, music effects. Then dito naman, itong baba naman niya is yung pinaliit na version po ng screen na video kanina. So dito is makikita natin yung play. Magpi-play po siya, pause natin. Then itong pula naman, yan, mawawala po yung screen niya dito. So kung gusto niyo balik, click niyo lang po ulit siya. So kung gusto niyo namang mas malaking screen na nakalagay dito kanina, click niyo lang po ito ulit. So yan, back to normal. And then ito naman pang huling icon na to is kung gusto niyo pong pumunta ng end by end ng video, tulad po na. So example, nandito tayo sa gitna. Gusto niyo pinaka pumunta sa pinakadulo, click niyo lang yan. Yan po, nasa end by end na po siya or start ng video. Then, gusto niya magpunta sa end nito, click niya lang po ulit siya. So, yan, tapos na po tayo. So, punta naman tayo dito sa isang video clips natin. So, gusto niya pong palitan yung kulay niya, then click niya lang po yung video or yung video clip na in-edit niya. Then, hanapin niya po yung itong color filter. So, click niya lang yan. So, ito muna yung basic defaults natin. So, pamili na lang po kayo dyan po ng effects ng filter ang gusto nyo. So, itong nakapili ko, 7, BO7. So, click nyo lang yan, okay na yan. Then, kung gusto pong palitan masyado sa maliwanag, click nyo lang po ulit yan. Then, hanapin nyo naman po yung adjustments. So, kung gusto natin mas cinematic, bababaan natin yung brightness nya. Kasi medyo mababa yung brightness nya. Then, contrast, tagdalan natin ng contrast. So, click okay. Then, ito naman sa black bars. Kung gusto nyo po ng black bars, katulad po nandito sa dulo. Yan, sa baba, then dito sa taas. Then, punta tayo dito sa may layer. Then, media. Ito na po yung background na sinasabi ko nila. Black bars. So, palakihin lang natin yan. Then, slide nyo po sa taas. Then, duplicate nyo lang po siya. Duplicate. So, slide nyo lang po ulit sa pababa para bumaba yung duplicate nyo. And then, lagay nyo sa baba. So, click nyo lang. Okay. So, lagyan na po natin siya ng audio. Yung music background na gusto natin. So, hanap ulit tayo. So, hanap tayo dito. Ito natin lagay na music background. So, ito na lang po. Click natin yung add side. So, ayan na po yung music background niya. Kung meron lang pong sobra, pwede nyo po siyang i-click. Then, hanapin nyo po yung trim or split. So, ayan, may mga options po tayo. Trim to the left, mawawala po yung nasa left niya. Then, kung gusto nyo balik, click nyo lang po itong sign ito. Then, bumalik siya sa dati. And then, kung trim to the right of playhead, mawawala po yung pinaka dulo niya. Or kung gusto niyo pong split siya, maghihiwalay lang siya. Click niyo lang po ito. Yun, maghihiwalay na po sila. So, hindi na po sila magkaluktong. So,
kung gusto natin siyang tanggalin yun kasi sobra. So click lang natin to the right. So click okay. So yan na po yung ini-edit natin. So dun naman po tayo sa cropping. So click natin yung video ulit. Then ito pong cropping sa gitna. Then yan po yung pag-a-adjust natin kung effects din po yan, kung pag-play sa start position, kung gusto nyo naka-zoom out or naka-zoom in, adjust nyo lang po yan. Then ilagay po natin yung zoom out po natin. Then lagay natin sa gitna. Any position po pwede nyo po ilagay yan. So example na lang natin dito ilagay. So ito naman sa end position nya, ilagay natin yung zoom in. Then any position po pwede nyo ilagay. So check lang po natin, then play po natin. So mapapansin nyo yan po, yan po yung effect nya. So para mawala po yung default na sound nya, click po natin itong video na ina-edit natin, then itong speaker na icon na to, then click nyo lang pong i-mute natin po. I-mute natin siya. Then click nyo lang po itong check. So yun na po, nawala na po yung default sound nya nung habang nung vini-video natin yung pusa. So play natin siya ulit. So, yan po yung pag-i-edit natin sa cropping and paglalagay ng music background. So next, is yung export. Pagkatapos nyo pong ma-edit lahat, malagyan ng mga layers, malagyan ng music effect, music background, then yung mga green screen effect nya, lahat po ng pwede nyo mailagay dyan is okay na. Then pwede nyo pong pagkatapos po nyan, pwede po nating export. So papakita dito is yung resolution nya, kung full HD kung naka subscribe po kayo dun sa premium nila. Then ito naman po yung mga default na full, mga HD, hindi SD, yung default na resolution po. Then dito naman yung frame rate nya. Then dito naman po sa bitrate is kung naka low po sya, medyo mababa po yung resolution. Kung naka high naman po, maganda-ganda po yung resolution. Yun nga lang is yung size nya. So ilagay lang po natin dyan para mas makatipid po tayo sa size 3.39 Mbps. So katapos nyan, click nyo lang po yung export, itong export. So yun, ito po yung magpapakita. So cancel muna natin yan kasi hindi ko pa naman yung export yan. Cancel nyo lang po. So back po muna tayo. So dito po sa balik muna tayo dito. So yan guys, ito na po yung mga sample na mga videos na ini-edit po natin. So kung gusto lang po natin siya lagyan ng title, ito lang itong untitled 6, bigyan lang natin siya ng title. So example 2, yan, okay lang na, okay lang po na. Gusto nyo namang i-delete, nandyan naman po yung mga icon. So back muna natin siya. So ito na po yung sinasabi nating Pro Kinemaster and Premium. Kung may internet po kayo, papakita po dyan yung way ng gusto nyo pong subscription po, yung duration po. May mga 1 month po dyan, may 1 year. So nandyan na po yung mga presyo. Then gusto, kung gusto nyo pong gamitin yung free 7 days nyo po, magpapakita na rin po dyan. So follow nyo lang po yung step by step nya. So back muna tayo. Yun lang po guys. Kung gusto nyo pong matutunan yung mga green screen effect, then kung paano po siya i-download, yung mga music background, and yung mga music effects, then yung mga images na gusto nyong i-add as a layer. So, abangan nyo po yung next upload ko. Or kung na-upload ko na po to is, puntahan nyo na lang po dun sa video na, sa upload ko na po na yun. So, malalaman nyo rin po dun kung ano yung application na ginagamit ko pang download ng mga video effects, green screen effects, mga layers, mga images, at mga music backgrounds, music effects, sound effects, and
ipapakita ko rin po dun sa next upload natin. So, pati po yung non-copyrighted na music background natin, kung gusto nyo pong malaman, is abangan nyo po dun sa second upload po natin. So, non-copyrighted. Lahat po ng ginagamit dito is non-copyrighted para hindi po tayo ma-copyright strike. Sana guys, may natutunan kayo dito sa video tutorial ko ng KineMaster app, editing app. So, for more videos guys, sana huwag nyo pong kalimutang i-like, subscribe, and hit the notification bell. So, thank you guys, and antayin nyo po yung next upload ko sa mga pag-download. So, kung gusto nyo po ng part 2 ng video tutorial ko about editing using KineMaster app, i-comment nyo lang po down below, and then huwag nyo na pong kalimutang i-share and subscribe and hit the notification bell. So, abangan nyo lang po yung part 2 natin kung paano po mas pinapag... yung part 2 na po na yun ay yung mas enhance po natin, mas explain po natin yung mga green screen effects po natin. Katulad nitong mga tulad po ng TV na yan at yung mga layers po na hindi po natin natakal dito sa first upload po natin. And then, continuation na rin po siya nung may green screen po dito sa may background po natin. Katulad po nitong pusa na to. So, yung green, kulay green na yan sa likod ng pusa is papalitan po natin siya ng mas magandang effect. So, abangan nyo lang po yung part 2 niya guys. And then, so, thank you po sa panonood. And then, sana po supportahan nyo po itong channel ko. So, subscribe and hit the notification bell lang po. Then, like. Then, comment po nyo yung gusto nyo pong matutunan sa mga video editing apps. So, abangan nyo po yung part 2. Thank you guys.